po mga kaoto, meron po tayong inocondition na BIOS na 2015 nito po. Yung kanya mga preno tsaka under chassis na ginagawa po natin, kaya samahan po kami sa paggawa. Yan. Thank you very much po. Ayan po mga kaoto, ito po yung mga pinagpalitan. Ayan. Ito po yung CB joint, yung pinakita ko kanina. May bearing po yan sa loob. Ayan, natuyuan po yan ng bearing o kasi putol na po yung kanyang boot, na pabayaan po ito. Ngayon, pag lumiliko po ito, lumalagutok po ito pagkasira. Kaya kailangan po agapan agad kapag sira na po ito para hindi po mag-lock at kumalso yung mga bearing. Yan, dalawang CB joint po yan, pinalitan po natin yan. Yan. Tapos yung kanyang preno, yan, kaya po yung kanyang rotor disc ni-resurface po natin kasi yan, mapapansin nyo po yung gilid ng preno. Local po kasi ito, kaya yan, mapapansin nyo po napakapangit ng texture ng brake pad. Kaya sinira niya po yung rotor disc. Yan, kaya pinalitan na po natin yung apat na piraso. Tapos ito pong tie rod tsaka rack end. Ayan, lagi po magka-partner ito. Hanggat maaari po pag nagpalit kayo, isasabay nyo na para pag pina-align po yan, hindi po paulit-ulit yung pag-align. Kasi pag tie rod lang po ang pinalitan nyo, after a month masira yung tie rod bar, magpapa-align na naman po kayo pag pinalitan. Ang naging problema po nito, pag nalulubak, mayroon din po siyang lagutok, tsaka pag tumatakbo po ng mga 60 pataas hanggang 100, nagwiwigil na po. Kaya pinalitan na po natin itong tie rod in tsaka tie rod bar. Ayan. Ito po yung sa headlight terminal naman, pinalitan po kasi naglulus na siya. Minsan nawawala po yung kanyang ilaw, kaya pinalitan na rin po natin. Ayan. Itong boots po na putol, kasabay po yan doon sa CB joint po. Kaya sinabay na po natin yan, kasama po yan sa pag binili po yung CB. Na po natin yung mga pisa. Yan, ito po yung kanyang preno, yung rotor disc, ni-resurface na po yan, makinis na po. Ito po yung tie rod, tsaka rack end. Yan, bago-bago na po lahat yan. Tapos yung CB joint, napalitan mo ng bagong tornilyo. May kasama ang bagong tornilyo itong CB joint. Kaya yung bago pong ikakabit natin. Yan, bago na po yung CB joint. Ayan, ayan po yung dahilan, no? Pagka lumiliko. Ayan, ito po yung CB joint. Ayan, kaya po yan nasisira kapag ka lumiliko kasi may bearing po yan sa loob. Siyempre yan, pag lumiko ka, may bearing po yan, umiikot po ito. Pag sira na po yan, pag maluwag na, naglalagutukan po yan. Kaya kailangan po yan. Pag may naramdaman na kayong lumalago to kapag lumiliko po sa agad kaliwat kanan, palitan na po yung CB joint. Kasi siya po yung nagpapaikot dito sa gulong. Galing po yan dun sa transmission. Ito po yung kanyang axle. Yan. Ito po yung axle assembly from transmission. Iikot po yan. Iikot po tong axle. Iikot po tong CB joint. Ito yung gulong, umiikot po yan continuous agad tumatakbo. Yan. Tapos pag lumiko po kayo, dun po mas gamit na gamit po itong CB joint. Yan, pag lumiko po kayo, may mapapansin nyo po, umiikot yung CB joint, may bearing po yan. Kaya pag kayong sira na po siya, maluwag na po yung bearing, lumalagutok po yan pagka lumiliko. Yan. Thank you very much po for watching. Yan. Support na lang po ng ating YouTube channel. Pashare na lang po para mas marami pa po tayong matulungan sa mga idea sa paggawa ng sasakyan. Thank you po. Ito po yung CB joint nut. Yan. Kailangan po pagka kinabit na po ito, hinigpitan, ilalak po natin yan. Huwag po natin kakalimutan pupukin ito. Itong may gap na yan, pupukin po natin itong nut para mag-lock po siya para hindi po lumuwag. Safety lock na po yan. Yan po ang huwag kakalimutan palagi. Yan. Ngayon po ikakabit na po natin yung brake pad. Yan, kakabit na po natin. Yan, nakakabit na po yung tie rod end. Yan, lagi pong tatandaan yung tie rod end. Mayroon po yung left and right. Hindi po pwede magkapalit yung
kabilaan left and right kasi mayroon po yung kurbada. Ayan. Kaya pag kinabit po yan, ayan, pag hinigpit ang binisyete, malalagyan po natin ang pin para safety po. Ayan. Tapos ito po yung kanyang lock sa tie rod in the number 19. Ayan. Hihigpitan din po yan pero i-align pa po yan. Luluwagan din naman. Kaya dadaan pa po tayo sa alignment machine para makuha po natin yung tamang alignment at hindi po tayo magkakaroon ng ano kabig ng kaliwat kanan. Ayan. Kaya importante po yung ano alignment. Ayan. Ito po yung ABS sensor na wire, kailangan po yan nakatornilyo po yan ito. Number 40 po yung kanyang tornilyo kasama po yung brake hose bracket po niya, kasama po yan sa tornilyo dito. Kaya uunahin po muna natin ikabit yung brake pad tsaka yung kanyang caliper. Yan, yung kanyang caliper inano na po yan, pinrest na po yung kanyang piston para maikabit na po natin yung caliper brake. Yan. Okay na, i-align lang po natin maigi para nakakabit po siya ng maayos at hindi po magkakamali. Ayan, nakakabit na po. Ayan, okay na po. Maraming salamat po for watching. Please share, subscribe po ng ating YouTube channel para mas marami pa pong matuto sa ating mga tutorial vlog. Yeah. Thank you very much po.